Mabilis! Sige, sige. Alis na ako. Pero makita tayo mamaya. Sa bus station malapit sa Apex. Maghihintay ako. Hoy, babaero! Ikakasal ka na ng bababae ka pa? Anong sinasabi niyo? Wala akong ginagawang masama, ha? Ayan o! Nang bababae ka, eh hindi ba magkakaanak na kay ni Zoe? Ano? Magkakaanak ka na? Hindi ko anak yun! What if si Zoe yung nagsend ng anonymous message? Bakit mo naman nasabi yun, Doc? Kasi ma-pride si Zoe. Hindi niya aminin na kailangan niya yung tulong ko. Kahit nga, hindi si Zoe nagsend nun. Denial pa rin talaga si Zoe. Papunta na ako dyan sa bus station. Talaga? Oh, bakit? Ayaw mo ba? Masaya lang ako sa narinig ko. Hintayin kita, ha? Zoe is missing? At may babae si Dr. Sifra? Yes, madam. And yung engagement ring itinapon din ni Ma'am Zoe. Alam ko na kung saan siya pumunta yung... Saan, madam? Doon sa kriminal na nakabuntis sa kanya. Bakit mo ko pinadala ng cellphone? Your daughter is eloping with a criminal, Dr. Benitez. What are you going to do about it? Ano? Hello? Hello, Zoe. Nasaan ka na? Malapit na ako. 5 minutes. 5 minutes? Malapit ka na? Zoe, makikita na tayo. Oo, malapit na tayo magkita. I can't wait to be with you. Zoe, excited na ako makita ka. Finally, I'm gonna be free. We're gonna be free! Tama, Zoe. Ikaw, ako. Magiging anak natin. Zoe, I love you. Mamaya ako na lang sasagutin yan pag nandyan na ako. O, sige. Ihintayin ko yan, ha? Basta pagdating mo dito, kiss mo ako, ha? Sige na. Bye-bye. Dok, kung si Zoe yung nag-message sa'yo dahil gusto niyang tulungan mo siya, bakit hindi niya sinabi kung saan siya pupunta? Hindi ko nga din alam, Dok, eh. Kanina ko pa nga niisip yan, kaso hindi ko talaga alam. Eh, baka naman hindi siya yung nag-message sa'yo. What if magkikita pala sila ni Dax? Sinasabi mo, magtatahanan sila, ganun? Pwede. Lalo na hindi na siya magpapakasal kay Dr. Sifra. Baka lumayo mo sila. Saan naman sila pupunta? I don't know. Pero kung lalayo sila sa Metro Manila, ano sasakyan ni Zoe at saka ni Lance? May sasakyan si Zoe? Oo. Pero hindi niya pwedeng gamitin yun kasi madali silang matitrace. Dok, hindi kaya babiyahe sila? Kung lalayo ka sa Metro Manila, anong pwede mong sakyan?
nakalimutan ka ata. Ano? Ikaw talaga? Sige na nga. Nga pala. May mga damit dito. Magpalit ka. Bakit? Eh, para hindi ka mas madaling makilala. Sige na. Sige. Nandun yung CR. Tapos pagbalik mo, bibilin tayong ticket. Sige, magpapalit na. Sige. Tawagan mo kaya si Annalyn? Sige. Hello, Tay? Hello, anak. Nasaan ka? Tay, papunta po kami ngayon sa bus terminal. Naisip po kasi namin, Doc Lindon, na kung lalayo po si Zoe, dun po siya pwedeng unang pumunta. Anak, nambababae pa rin yung mapapangasawa ni Zoe. Tingin namin yun yung rason bakit umalis siya. Sa tingin ko rin, nasaktan si Zoe kaya nagdesisyon sana magpakalayo-layo muna. Anak, please. Huwag mong hayaan makaalis si Zoe, ha? Sige po, Tay. Malapit na po kami sa bus station. Kakausapin ko po agad siya kapag nakita ko po siya. Sige, anak. Balitaan mo kami. Sige po, Tay. Update ko po kayo. Diyan ka, dito ako. Sige. Sige, Doc. Excuse me. Sa bahay natin, anak. Aalagaan kita at sasamahan kita sa lahat ng pagdadaanan mo. Parang may kinikrave ang pagkain eh. Parang gusto ko ng santol tsaka duhat. Susubukan kong hanapin, ha? Mabilag kita. Sweet mo talaga. Walang problema yun. Siyempre, spoiled sa akin yung pamangkin ko kahit nasa tiyan pa lang siya. Kaya paglabas niya, ako yung favorite ninang niya. Doc! Doc! Nakita mo? Ano? Wala eh. Wala doon eh. Hanapin natin sa iba, tara! Zoe, yun ah! Oo nga, nakap. Teka lang. Hey, Zoe nga! So, tama tayo. Pumunta nga siya ng bus terminal, Doc! Doc, hintayin mo ako. Papark ko lang yung kotse, ha? Tara. Dito tayo.
Doc! Doc! Mas mabuti siguro kung maghiwalay muna tayo. Okay. Sige, dito muna. Dito ako. Sige. Mahal, bagay sa'yo. Lalo kang gumanda. Oh, talaga? Tigilan mo ako sa pangbubola mo. Buka muna dyan. Teka, saan ba tayo pupunta? Hindi ko alam eh. Pero, basta malayo. Magbabas lang tayo? Oo eh. Kasi kung mag-aeroplano tayo, baka matimbre tayo paglapag natin. Iwas uli ba? Ba yung biyahe ng bus? Eh, ano naman? Kasama mo naman ako, di ba? Sa bagay. Nauuhaw ako. Pwede ba mabili mo akong tubig? Aba. Ikaw, ah. Hindi pa tayo mag-asawa, ina-under mo na ako. Sige, kung ayaw mo ako lang, hindi, hindi. Nagbibiro lang ako. Ikaw naman, binibiro lang kita. At your service, kamahalan. Mag-relax ka dyan, umupo ka. Ako nang bahala doon. Thank you. Dax! Hello, Sir Mark. May re-report po ako. Nandito sa bus terminal si Omar Dacanay. Yes, sir. Sigurado po ako. Magpadala na po kayo ng mga pulis dito. Salamat po. Ma'am, bababae ka lang. Dito pa sa ospital ni Zoe? Madam, pasensya na. But old habits die hard. Wala ka talagang kwenta. Gina-justify mo pa yung pambababae mo. Nang dahil sa'yo, lumayas tuloy si Zoe. Bakit? Pananagot ako naman si Zoe ah. Kahit hindi ako nakabuntis sa kanya. Aninindigan ko siya. Pakakasal ako pa nga siya eh. Ano ba problema dun? Lumayas si Zoe nang dahil sa'yo. Sa palagay ko, pabalik na siya doon sa old boyfriend niya. Yung boyfriend niya na kriminal, yung tunay na ama ng anak niya. Kung may mangyari kay Zoe, ikaw ang una kong sisisihin. Tandaan mo yan. Kaya magtago ka na! Matagal ka na dyan? Slide. Oh, come back here! Come back here! Doc Annaline, nakita ko si Dax dito sa bus terminal. At pakiramdam ko magkasama sila ni Zoe. Ano? Magkasama sila ni Zoe? Doc, tumawag na nila ako ng mga pulis. Papunta na sila dito.
Doc, ba't ka tumawag sa mga pulis? Baka mamaya madami si Zoe pag hinuli nila si Dax. Doc, wanted si Dax. At kailangan natin siyang mahuli. At mas mapipigilan natin kung may mga kasama tayong mga pulis. Asan ka, Doc? Pupuntahan kita. Doc. Ineng, bili ka na ng itlog, oh. Ina, masarap ito. Ah, hindi na po, Nay. Okay lang po ako. Sige na, Ineng. Para may benta ako. Hindi pa ako kumakain, eh. Eh, ba't hindi niya na lang kainin yan? Po, hindi pwede kasi may puhunan yan, eh. Sige na, Ineng. Parang tulong mo na sa akin. Sige po, isa po. Ito yung bayad, oh. Keep the change po. Ay, salamat. May dinadala ka, no? Buntis ka? Paano niyo mo nalaman? Eh, kasi kumadrona ako dati, kaya alam ko yung ganyan. Tsaka, iba yung mukha mo nga, eh. Ang ganda mo, ha? Siguro babae ang anak mo. Thank you po, Nay. Oo. Sige na nga, kukunin ko na lahat yan. Ay, talaga ba, anak? Ako, salamat, Ineng. Salamat, anak. Ito. Ito po. Balik. Dapat, taso lang mo po. Mahal, ito na yung tubig mo, malamig, tsaka may cropic. Nakabili rin ako ng ticket natin. Dax, nandiyan si Angeline. Nakita ko siya. Ha? Kailangan na natin umalis. Eh, tara, sumakay na tayo. Ma'am, pero mamaya pa yung alis ng bus natin eh. Tara na, sumakay na lang tayo sa kahit ano. Ha? Ano na, halika na. Nay! Tulay! Tulong po! Nay! Tulay! Tulong po! Sandali! Nay! Ako lang po kami, Nay! Sandali! Hotok mo ako! Dax! Kailangan ko siya tulungan! Nay! 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 Dax! Zoe! 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 Tas! Zoe! Nay, okay lang kayo, Nay. Nay. Sisipdoktor po ako. May pulso pa siya. Nay? 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 Nahihilo ako. Hindi pa kasi ako kumakain. Ito po kayo kumakain? Nay, kainin niyo po tong candy. Baka po kasi nahimatay po kayo kasi di pa po kayo kumakain. Baka bumaba po yung sugar ninyo. Kainin niyo po yan, ha? Tapos dalhin niyo po siya sa pinakamalapit na ospital. Kain na po, bahala kayo. Salamat, Dok. Sige po, Nanay. Uy, tulungan niyo kami, Nay. Dadali na kayo sa ospital. Para. Uy! Halika! Halika! I'm not going anywhere. Bitawan mo ako! Mag-usap muna tayo. Magkano? Anong magkano? Magkano ang kailangan mo para tumahimik ka? Uwe, seryoso? Name your price. 1,000,000, kaya mo? It's a deal? Come on, that's a deal. 1,000,000 sampal sa pagmumukha mo! Kailangan malaman ni Doc RJ na niloloko niyo siya! Sandali. Hindi aray, mo pwedeng isumbong ang apo ko! Aga na! Tulungan niya ako! Chang! Kalakutan mo na ko yan! Ano nangyayari dito? Chang! Ano nangyayari dito? Ninette! Ano nangyayari? Si Zoe! Si Dax at si Zoe! Ano nangyayari? Doc RJ! Si Dax at si Zoe may relasyon at si Dax ang tunay na ama no dinadala
dyan? Zoe! Doc! Doc, sumuko ka na. Baka mapahamak lang yung baby nyo. Doc Lindon, huwag ka na makailan. Baka madami ka pa. Pwede ba? Hayaan mo na lang kami. Doc, let's go! Zoe! Doc! Ano ba? Hindi totoo yan. She's just making up stories. Chang, paano niyo ba nalaman? Eh din, sa bunga nga din ang matandang yan. Narinig ko kausap niya kanina si Dr. Sifra. At inamin ni Dr. Sifra na hindi naman siya ang tunay na ama, pero pangangatawanan niya yung tiyan ni Zoe. Ano? Totoo ba ang sinasabi ni Chang Susan? Is this true? Okay, fine. Oh, totoo. Nung una, nahirapan din akong maniwala. That's why I tried to hide the truth. Mas madaling tanggapin na nabuntis si Zoe ng isang babaerong doktor kaysa isang hampas lupa na kriminal. But at least, gumagawa ko ng paraan para maprotektahan ko yung reputasyon ni Zoe. Eh, ikaw, may ginawa ka ba? Madam! Madam, pasok po muna tayo. RG. RG. Kasalanan ko to, Lynette. Kasalanan ko nangyari kay Zoe. RG, wala kang kasalanan. Kung ano man yung nangyayari kay Zoe ngayon, desisyon niya yun. Nagmahal siya sa maling lalaki. Wala kang kasalanan. Oh, Beng! I heard some terrible news from Aling Susan. Si Dax daw nakabuntis kay Zoe. Is that true? Yes, ate. Oh my God! Eh di kung si Dax ang tatay ng anak niya at si Dax ang boyfriend niya, so involved si Zoe sa pagkamatay ng papa? Ate, pwede ba? Nasa panganib ang buhay ni Zoe ngayon. We need to save her first. I need to save my daughter. Bakit, Zoe? Anong nangyari sa'yo? Yung chat ko.
Ha? Sasakit! Oh! Yung baby natin! Dax! Sumuko na kaya tayo! Baka mapano yung baby natin eh! Zoe, susuko ako! Aray! Ano pwedeng gawin yun? Aray, Zoe, pag nahuli ako! Sasakit! Hindi na kita makikita! Ang sakit! Sigurado ilalayo ka nila sa akin! Kunting piis lang. Doc! Doc, sasakit! Zoe! Piis lang. Zoe! Dito tayo, Doc! Doc! Doc, si Zoe! Ano ba? Tayo, Doc! Bitawan! Doc, si Zoe! Dax! Ano nangyayari kay Zoe? Masakit ba yung puso niya? Sumuko ka na kasi! Baka mapahamak pa yung baby niyo! Isumuko na tayo! Please, Bako! Anong mangyari sa baby natin eh? Dax, please! Dok, Annalyn! Sundin mo si Zoe dito! Tulungan mo siya! Dok! 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 Please, hayaan niyo ako! Kailangan ako ni Zoe! Itawan niyo ako! Doon. Teka! Sandali! Paano ka? Abby! Tiwala ka lang! Makakaalis din tayo dito! Yes! Dok, Annalyn! Sundin mo na yung kapatid mo rito! Dok! Annalyn! Dok! Zoe! Zoe! Dok! Dok! Dax! Nakakawin mo ako! Dax! Nakakawin mo! Dax! Anong ginagawa mo? Pakawalan mo si Annalyn! Please, sumuko ka na lang kasi natawan mo ako! Ano ko tanga? Hindi ako susuko! Pag sumuko ako, hindi ko na makikita yung makina ko! Kailangan mo ba talagang gawin to? Mahal, wala na ibang paraan eh. Ito na lang. Baka wala mo si Dok, Annalyn! Mga sir! Makinig kayo! Hindi masasaktan si Dok, Annalyn! Basta susunod kayo sa gusto ko! Dax! Dax, please! Kapatid ko si Annalyn! Please, wag naman siya! Please! Eh, nakadepende sa mga pulis natin! Kung hindi kayo susunod sa gusto ko! Dok, Annalyn, pasensyaan tayo! Zoe, kung sabi mo si Dax! Dax, please! Huwag naman si Annalyn! Kapatid ko si Annalyn! Please naman! Mahal, bakit? Palagi ka namang inaaway nito, ha? Dax, sumuko ka nila! Huwag mo na kaya hindi siya yung buhay na ako! Please, huwag! Kaya sila, please! Dagdag mo! Gusto mo patayin din kita kailangan ngayon? Huwag! Dax, please! May ibang paraan para makaalis tayo dito pag ganyan! Zoe, ano ba? Huwag ka sumama sa kanya! Annalyn, hindi pwede! Siya yung magiging tatay ng anak mo eh! Annalyn, mahal ko siya! Pero, Dax, please mo! Huwag mo siyang hostage, please! Kung gusto mo, ako na lang! Ako na lang! Ako na lang! Hindi din ako alis dito na hindi kita kasama! Annalyn! Huwag magtikas ang ulo mo! Pinapalis ka na nga eh! Please, sige na! Hindi pa pwede yun! Walang masasaktan! Walang mamamatay kung susunod ka sa utos ko! Simple lang! Hayaan niyo kami makatakas dito! Sasakay kami sa kotseng yun! Hayaan niyo kami makalayo! Kung hindi, mamamatay si Dok, Annalyn! Dax, kung ayaw mong pakawalan si Annalyn, ako na lang ang gagawa ng paraan! Saving ourselves! Sandi lang ako! Huwag ko kayo magpapaputok! Please, huwag kayo magpapaputok! Puntis mo ako! Uwi ako. Uwi ako. Sige, sama na kita. Uwi ako. Hello, Doc. Nagkakagulo na. At huwag na huwag ang papalpak, ha? Ako nang bahala dito. Silinet! Silinet!
lumapit sa balat ko ang amoy ng palingkerang yon. Just like blue cheese and onions. Madam, may problema po tayo. Ano yun? What's this? Sumama talaga siya sa lalaking yon? Oh my God! What is this? She's protecting him from the police? She could get killed! Susuko na si Dax. Ano pang hinihintay mo? Tapusin mo na yan. Hindi pwede mabuhay ang tao na yan. Bilisan mo. Thank you.
Yan ang dapat sa'yo, Dax. Ang mamatay. Si Annalyn ang tumawag ng mga pulis. Ako. Sinungaling! Pinagtatakpan mo lang si Annalyn! Di ba ikaw, Annalyn? Ayaw mo kay Dax, di ba? Ang sabi mo, masama siya, di ba? Dahil yun yung totoo. Anong gusto mong marinig, Zoe, na mabuti si Dax? Criminal siya. Hindi! Stop it! Stop it! Tatandaan mo to, Annalyn. Kapag namatay si Dax, habang buhay kitang isusumpa! Zoe! Anak, huwag mo na.
buntis ang kapatid mo, mga makakasama sa kanya. Sa inyo ng tulong. Kahit na pareho kaming makasalanan ni Dax, sabi nila, merciful ka daw, forgiving. Lord, pwede ba akong makiusap? Please, please, let Dax live longer. Please. Lord, kahit hindi na para sa akin, kahit para sa anak na lang namin, lahat ng kakayanin pa sa'yo iaalay. Ikaw ang aking tala sa gabi. Alam mo, ang harap ko to, yumay sa'yo kita. Sana sa lahat ng hiling, sa hirap man o sa saya, ay tunay na ikaw pa rin sagot sa aking dalangin. Mahal na mahal kita, Zoe. At makakasalan kita. Pasensya ka na, ha? Hindi ako madasalin. But for my child, I will do everything to make things better. Lord, please, please, I'm begging you. Lord, huwag niyo kunin si Dax sa akin. Lord, hindi ko kaya mawala siya. Hindi ko kaya. Lord, hindi ko kaya. I can't do this alone. Please. Sana pakinggan niyo pa rin po ako. Kahit makasalanan po kami, Lord. Please. The operation is still ongoing, but I'm still holding on to hope that Dax will pull through. Kaya niya yun. Matapang yun eh. Matapang yun. Kaya niya yun. Para sa... Anak, I just want to hear it from you straight. Siya ba ang ama ng dinadala mo? Pagagalitan mo ako? Sige, magalit ka! Sigawin mo ako! Magalit ka sa akin! Laitin mo ako! Gusto mo ako makuno? Sige, go ahead! Ano? Ako na ang pinakamasamang anak sa buong mundo? Sige na! Ako na! Wala akong pakialam! Ako na! Sige na! Anak, ako ang pinakahuling tao na manakit sa'yo. Whatever mistakes you make, I will still be here for you. Dahil mahal kita. Anak kita eh. Anak kita eh.
nasa ER po si Dax siya si Zoe. Puntahan po natin sila. Anak-anak, huwag na. Huwag na silang puntahan. Eh baka mamaya saktan ka na naman ni Zoe. Lahat na lang talaga sinisisi niya sa'yo. Huwag na, dito ka na lang. Ma'am Lyneth, kahit ano pang sabihin natin, kung ano yung gusto niya, yun ang paniniwalaan niya. Pero kriminal si Dax. Kailangan niya managot sa batas. Patong-patong na yung mga kasalanan niya. Tapos kanina, ginawa ka pa niyang hostage. Na yung totoo po niyan, gusto na po sumuko ni Dax kanina. Binaba niya na nga po yung baril niya eh. Hindi ko lang po alam ba't bigla po siyang binaril. Dok, I think binaril siya kasi siya yung una nagpaputok. Hindi, Dok. Nakita ko, binaba niya na yung baril niya. Asan ang apo ko? Apo! Wala. Apo! Apo! Ano nangyari? Nasaktan ka ba? Okay lang po ako. Okay lang po. Sigurado ka? Lynette, ano ba nangyari? Napanood ko kayo sa TV eh. Ano nangyari? Okay ka lang? Okay, okay na po kami, Chang. Ikaw naman, apo. Grabe. Sigurado ka? Walang masakit apo, sa'yo? Okay lang po ako. Ha? Lang. Wala? Apo. Gutom ka. Sigurado ako. Alika. Kung merienda tayo, ipagluluto kita ng masarap na merienda. Alika. Dr. Tanyag. Sir Mark. Ano ginagawa niya dito? Zoe. Ang kapal ng mukha ninyo! Pagkatapos na barilin si Dax, umalis na kayo dito! Zoe, tama na yan. Pinaputokan po kami ni Dakanay. Dumepensa lang po kami. Katunayan nga po eh, may kasama kaming pulis na nabaril sa braso. Dax and Lai! Pinakumalan niyo lang si Angeline, di ba? He was ready to surrender, pero yung ginawa niyo, pinili niyo pa rin siya! Kayo ang criminal! Sir Mark, mamaya na tayo mag-usap. Wala niya! Kaya! Alas! Huwag kayong babalik kita! Nangyaya kayo! Nangyaya kayo! Nangyaya kayo! Dok, good po. Thank you. Anak, si Tiwata, pamangkin siya ng ninang diyosa mo. Dito muna siya magtatrabaho sa atin para may makatulong kami dito sa cafeteria. Ay, sige. Diwa, anak ko si Doc Annalyn. Nice to meet you. Hello po. Nice to meet you. Salamat sa tulong. Uy! Grabe din yung nangyari kay Dax, ano? Sabi nga ng nanay ko noon, ang nabubuhay sa barel, namamatay din sa barel. Iisip ko nga po. Sana pala, binabayaan ko na lang po si Zoe at si Dax. Anak, tama yung ginawa mo. Kasi mabuti kang kapatid. Hindi mo kayang tiisin si Zoe, ayaw mo na mapahamak siya. Kaya ayun, pinigilan mo siya. Pero Lynette, hindi mo ba naisip kung matagal nang magjowa si Zoe at si Dax, eh malamang alam ni Zoe lahat yung mga krimen ni Moira. Katulad nung sayate. At dun sa lolo mo, Annalyn? La, wala pong alam si Zoe dun. Weh! Gaano ka kasigurado? Eh kasi po narinig ko nag-uusap si Zoe at si Dax. Tapos hindi naman po nila alam na nakikinig po ako eh. Sabi po ni Dax, wala daw pong alam si Zoe dun. Kahit na, damay pa rin siya. Katulad yung pagtakas nila. Parang lumalabas tinatakas siya ni Zoe. Nahuli nga lamang sila sa bus station. Pero, teka, hindi ba dapat eh, makulong din si Zoe dahil doon? Isa dyan. Dok, naisip ko lang na sana hindi na lang ako tumawag sa mga polis para hindi na nangyari yung ganito.
Tama naman ang ginawa mo, Dok. Hindi. Kahit na, Dok, dahil sa nangyari, ikaw yung sinisisi ni Zoe. Kahit wala ka namang ginagawa, ang gusto mo lang naman, malayo siya sa kapangakan. Sa totoo lang, Dok, nagigilty nga ako eh. Paano kung masaya naman talaga si Zoe kay Dax? Hindi naman natin mabibigay yung ganung klaseng kasiyahan kay Zoe. Come on, Doc. Don't tell me, tama para sa'yo na sumama siya doon sa lalaki na yun? Kahit na, Doc. Sino ba tayo para diktahan sila sa gusto nilang gawin sa future nila? Wanted si Dax. At itataka siya ni Zoe. So tingin mo, tama ba yun? Tama na pinigilan mo siya. Pero ako sa akin lang sana, hindi na ako tumawag sa mga pulis. Kasi pwede naman natin kausapin si Zoe nung walang mga pulis. Alam mo, Doc, pareho lang naman tayo nang iniisip eh. Gusto lang natin yung makakabuti para kay Zoe. Kaya, huwag mo na rin sisihin yung sarili mo. Zoe was really upset. I had to beg the police to give her a break. And stress isn't doing her any favors right now. But Obeng, it's beginning to look like Zoe was truly involved with all the crimes committed by Moira. At alam naman nating lahat na si Dax ay tao ni Moira. Ma'am Giselle, mawalang galang po. Narinig daw po kasi ni Annalyn yung usapan ni Dax at saka ni Zoe. At ang sabi daw po ni Dax, wala daw talagang kinalaman si Zoe sa mga ginawa ni Moira. Pero kahit na, Lineth, alat ang halata naman na gustong itakas ni Zoe si Dax. So dapat lang na makulong din siya. Are you serious, Giselle? Zoe is carrying a child. Have you even thought that through? For all we know, pinilit lang ni Dax si Zoe. That's why she was left with no other choice. What do you mean, no other choice? They were seen at the bus station together, eloping like lovers. So it was very clear that your granddaughter wasn't forced to do anything she didn't want to do. She clearly, willingly involved herself with Dax. What's wrong with you, Giselle? Magsalita ka. Parang hindi mo kadugo si Zoe. Ano, wala ka mga amor sa pamangkin mo? Wala! Dahil lahat ng kriminal dapat nakakulong. Regardless of who they are and what they mean to us. No, ate. Hindi ako papayag na makulong si Zoe. You can say whatever you want. Pero hindi ako papayag na makulong siya, lalo na buntis siya ngayon. Pero, Beng, akala ko ba pinatawag mo kami para pag-usapan natin kung ano makakabuti kay Zoe? Pero kung sa tingin mo ang pagkukonsinti sa lahat ng mga pagkakamali niya at lahat ng mga krimen na kinasabotan niya, ay tama, nagkakamali ka. Nagpapalaki ka ng ahas na maaari kang tuklawin sa dulo. Bakit ka makulong? Ate! RJ. Ate! RJ! Ako na lang muna bahala kay Ma'am Giselle. Ay, naku, RJ. Your sister has always been a witch, no matter what. Dax, nagdadasal ko na mabuhay ka para kay Zoe tsaka sa magiging anak ninyo. Oo, madami kang mga nagawang mali. Pero napatunayan ko naman na hindi ka naman talaga masamang tao eh. At kaya mo magbago. Lahat naman tayo, deserve natin ng isa pang chance para maging mabuting mga tao, di ba? Sana pagising mo, Dax, akuin mo na yung mga kasalanan mo.
Alam mo, mahal na mahal ka ni Zoe. Willing nga siya na i-give up yung lahat para sa iyo eh. Kaya sana, ikaw, harapin mo naman yung mga kasalanan mo para kay Zoe. Mahal na mahal ko yung kapatid ko, Dax. Kaya ko rin mahalin yung mga taong mahal niya. Lalo na kung magpapago ka. Kaya lumaban ka para kay Zoe tsaka para sa baby niyo. Ano yun? Zoe. Ano ginagawa mo dito? Dinadala ko lang si Dax. Sinungaling! Ang sabihin mo, gusto mo siyang taluyan mamatay! Zoe. Ano yun? Kill him? Hindi! Umamin ka! Gusto mo mamatay ang manana ko! Umamin ka, Annalyn! Zoe, ano ba? Puro ka nalang bintang! Wala akong gustong masamang mangyari kay Dax! Alam mo, kahit anong deny mo, alam ko yung totoo. Gusto mong mawala siya sa buhay ko! Pwede ba umalis ka na nga dito? Zoe, hindi ako mamamatay tao! Umalis ka na nga dito! Baka lalong lumala yung sitwasyon ni Dax dahil nandito ka! Get out! Alis! Huwag kang bibitaw, ha? Paprotektahan kita hanggat kaya ko. Basta, huwag na huwag mo kaming iiwan ng baby mo. RJ, nagpapasalamat ako sa iyo for defending Zoe. I know that Zoe made a mistake, and I'm not denying that. Nabulag lang siya ni Dax. Ginawa lang niya yon dahil mahal niya si Dax. Hindi ko rin maiintindihan yung apo ko. Bakit ba pumatol siya sa isang kriminal? She's intelligent and she's a doctor! But there's nothing we can do about it now. She's already pregnant. Ayoko siyang sisihin. Ako na lang ang nag-iisang magulang niya. RJ, you're not alone. Nandito ako. Pwede natin siyang gabayan dalawa. No. Kung pwede lang, layuan mo ang anak ko. Bakit? Ayaw mo ba? Oo, ayoko. Dahil ayoko na magkaroon ng Moira ulit sa buhay namin. Zoe. Harry. May ikaw mo dito. Gusto lang sana kita kamustahin. I just wanted to know if you're okay. Magiging okay lang ako pag okay na si Dax. Zoe, come on, don't say that. You have to be strong for your baby. Baka kung ano pa mangyari sa kanya, sa kondisyon mo. And I don't want anything to happen to the both of you. And for sure, pag nalaman ni Dax, mag-ano ka mag-isip, hindi siya matutuwa. Thank you, Harry. Zoe, si Dax! Si Dax? Sige, pupunta na ako dyan.
Kailanin mo na! Zoe, dito na to. Hindi pa yan, Dax! Kailanin mo, Dax! Dax, hindi mo ano, Dax! Dax, lumaban ka! Lumaban ka! Please, huwag mo kami iiwan. Huwag mo kami iiwan. Huwag mo kami iiwan, please. Please, lumaban ka! Para sa anak natin, Dax! Check. Continue chest compressions and give another 1 amp of epinephrine. Pahinga ka muna. Dad! Sige na. Asan siya? Nasaan si Dax? Kailangan ko siya makita! Nasaan siya? Sorry. Dad! Please, nasaan siya? Wala na si Dax. Wala na siya. Thank you.
dito po, madam. Si Dax ba yan? Opo, madam. Omar Dacanay daw po yung tunay niyang pangalan. Siya ang nakabuntis sa apo niyo. My, oh my. How did you trick Zoe? Hindi ka naman pala kagwapuhan. Parang gwapo naman po, madam. Mukha nga lang mahirap, pero may tsura naman. Oh, I don't care. Mahirap lang naman siya. At kriminal pa. I wonder kung kumakain niya na 3 beses sa isang araw. Lagi kang may point, madam. Oh, by the way, yung inutos ko sa'yo na gamot, nakuha mo na ba? Ah, yes, madam. Ihalo lang to sa inumin. Trivian. Trivian. Sayang. Hindi kayo magkikita ng anak mo. Ah, bakit, madam? Eh, di ba po parehas po sila mawawala? Dahil yung anak niya pupunta sa langit, siya naman diretsyo sa impyerno. Anak. Thank you po. Anak, ako na humihingin ng pasensya sa sinabi sa'yo ng kapatid mo. Alam mo naman, mabigat yung pinagdadaanan niya ngayon. Lalo na yung kay Dax. Naintindihan ko naman po siya, Tay. Pero hindi po kaya masyado na po talaga ako nangihimasok sa buhay niya. No, anak. Kung ako yun, I would have done the same thing. It's just that you're really just looking out for your sister. Alam mo, anak, tama yung tatay mo. Mabuti ka kasing kapatid. Tsaka maganda naman ang intensyon mo. Kung ano man ang nangyari kay Dax, wala kang kasalanan doon. Yung naisip ko lang po, hindi po ba makukulong si Zoe dahil nakita po silang magkasama ni Dax? Ayun ang iniiwasan ko. Huwag naman sana. Dahil wala akong balak na idemanda ang sarili kong anak. Sigurado po ba kayo sa gagawin niyo? Baka pwede po pumabago ang isip niyo. Anak ng kriminal ang nasa tiyan ni Zoe. We have to take this out. Sa kanila ako mahingi ng tawad sa Diyos. Zoe, amo. Oh, I'm sorry to awaken you up. Pero kanina ka ba natutulog? Hindi ka pa kumakain. So, drink this milk. This will be good for your baby. Come on, Dad. How are you feeling, Apo? I just feel so tired. I'm sorry about your loss. I was hoping that Dax would make it. Pero hindi mo kasalanan yun. Kasalanan lahat ni Annalyn yun. As a matter of fact, I overheard her talking to her father. Mukha atang magti-testify siya against you. Why? Dahil ang plano ni Giselle, ihabla ka.
kakasuhan ka for harboring a criminal. Zoe, stay in bed. Stay in bed, apo. Apo! Beng, if that is what you want for Zoe, then so be it. Di na natin siya ididimanda. Salamat, ate. Wala na rin naman si Dax. Siya naman ang principal suspect dito. Well, at least hindi na connected si Zoe kay Dax. Pero anong plano mo sa baby? Kahit sino pang kriminal ang tatay niya, anak pa rin siya ni Zoe. Dugo ko pa rin yung bata. The child is still my apo. Apo natin. Well, I actually agree with you. The child is actually the most innocent of all. Without knowing anything, he was just brought into our chaotic world. Despite all the chaos, I think the child is a blessing. Baka siya na rin ang paraan para tuluyan na magbago si Zoe. I just hope the child doesn't take after Moira or Dax. Sana magmana siya sa'yo. So, Doktora Joy, kumusta na si Zoe, ang baby? Madam, nag-stop na po yung bleeding ni Zoe because of the meds that I gave her. Kaya lang, sa early stage of pregnancy po kasi, hindi po ma-detect ng fetoscope yung heartbeat ng fetus. Pero, napa-ultrasound naman na po namin siya. So ngayon po, nagpapahinga po muna si Zoe sa kwarto. Sige, salamat, Doktora Joy. Ikaw nang bahala sa kanya. Yes, madam. So, where do you think you're going? Kakamusahin ko lang po si Zoe. Excuse me po. You are really a thick-headed imbecile. Di ba ikaw may kasalanan? Pagkatapos dumi-display ka pa dito? Madam Chantal, wala po akong kasalanan. Anong wala? Kapag namatay yung baby ni Zoe, ikaw pa rin ang sisisihin ko. Bakit po ako? Wala naman po akong ginagawa. Siya nga po sumugod sa akin eh. Anong wala? Ikaw nagbibigay ng stress sa buhay ni Zoe. You're just like a pest that doesn't want to go away. Kaya dapat, nung hindi ka pa pinanganak ng nanay mo, ipinalaglag ka na sana niya. Wala na salang maghasik ng lagim sa mundo. Madam Chantal, sandali lang ho. Oh, so here's the mother pest of all pests. Wala ho kayong karapatang pagsaltaan ng ganyan ng anak ko. I don't care. I will say whatever I want to say, kahit ma-offend ko kayong dalawa. Madam Chantal, ginagalang ko po kayo, pero sumusobra na po kayo, ha? Itotolerate ko po yung pambabastos sa akin, pero hindi po sa nanay ko. Bakit? Hindi ba naging kabit ang nanay mo?
parang anay na sumisira sa mag-asawa? Kaya ang anak, anay rin. Ikaw ang dahilan kung bakit dinugon si Zoe at namatay si Dax. Hindi ba? Kung anay ho kami, kayo naman ho, cancer. Nay, huwag mo na po patulan. Taka na. Madam, okay lang po ba kayo? I'm okay. I'm okay. Okay lang ba na kunin ko yung number mo? Dr. Sifra? Save ko, ah. Dr. Sifra? Sige. Dr. Sifra! Dok, bakit ka nagpanggap na ikaw ang nakabuntis kay Zoe? Oh, ano nagpapanggap? Alam na namin ang totoo! Bakit? Teka. Teka, Dok, magpapaliwanag ako. Gusto ko lang tumulong. Sino humingi ng tulong sa'yo, ha? Magkakilala na kami ni Zoe. Tapos nalaman ko na kriminal yung nakabuntis sa kanya. Gusto ko lang siya i-save sa embarrassment. Talagang pumayag ka na maging taga-salo? Are you out of your mind? Teka, siguro binayaran ka, no? Sinong nagbayad sa'yo, ha? Magkano? Kasi sa pagkakaalam ko, walang enough finances si Zoe para bayaran ng kung sino mang lalaking aako sa pinagbubuntis niya. Si Tok Zoe po nag-bleeding. Ha? Yung baby ko. Kamusta? Wala pa yung mga results na. Magpahinga ka muna. Zoe, relax. We're here for you. And you have to rest. For you. And for your baby. Kaya nakinga ka muna. Dok, yung resulta ng ultrasound ni Dok Zoe. Thank you. Dok, anong sabi? Yung baby ni Zoe. Kamusta yung baby ko? Dad, kamusta yung baby ko? I'm sorry, Zoe, pero wala na yung baby mo. Madam, nasa na yung clinic ko. You promised me na bibigyan mo ako ng clinic dyan sa Apex. In fact, sa pag-ikot-ikot ko, I found the perfect spot for me. Dr. Sifra, the deal is off. You can now stop pretending that you are the father of a child of Zoe. And you don't have to marry her. But I already claim to be the father. Hinausapan natin, di ba? Dr. Sifra, alam na ng lahat that you are not the father of the child of Zoe. So kung ano man yung pinag-usapan natin noon, it's pointless by now.
Wow! So, ganun na lang yun? Wee! You're out of the picture. Wala ka ng papel. The deal is off. Kaya huwag mo na akong tawagan. Madam, ba't parang ang init po ng ulo niyo? Si Dr. Cifra yun. Nakakainit ng ulo. Pero madam, may good news po ako para lumamig naman po ulo niyo. Ano yun? Narinig ko lang to kanina nung magkausap si Annalyn at si Nurse Karen. Wala na po yung baby ni Zoe. Oh my God. I'm sorry. I'm really sorry. But that's good news. Finally, we managed to eliminate the problem. Pero madam, kawawa naman po si Zoe. Malalampasan din niya yun. Ang importante, magagalit siya kay Annalyn at tuluyan na silang magkaaway na dalawa. Ano to? Hindi totoo to. Hindi totoo to. Alam mo ikaw? Ikaw may pakalaan yan, no? Hindi totoo yan. I want my OB. Gusto kong marinig sa kanya. Hindi totoo yan. Zoe, I'm sorry, but I'm afraid it's true. Daduga, magpapaniwala kay Annalyn. Gawa-gawa niya lang yan. Hindi totoo yan. Buhay yung baby ko. Hindi totoo yan. Zoe, this is not the end. You're still young. When you find the man that's meant for you, then you can have children. You can start your own family. Hindi totoo yan! Buhay yung baby ko! Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Buhay siya! Buhay yung baby ko! Sabihin mo buhay! Hindi totoo yan! Yung baby ko! My baby! Kung sa bagay, okay na rin yung nangyari. Isipin nyo kung nabuhay nyo. At paglaki, nagmana kay Dax. Oh, di kaya kay Moira. La, inosente naman po yung batang yun eh. Wala naman po siyang kinalaman doon sa mga kasalanan ng pamilya niya. Ay, sa pangutsang, kahit kailan, hindi po okay na mawala ng baby. Tsaka dapat po, hindi tayo nanghuhusga. Eh, kita niyo po kayo. Diba ang laki po ng pinagbago ninyo? Sa bagay, eh gusto ko lang naman na gumaang ang mga loob ninyo. Sa totoo lang, naawa nga po ko kay Zoe eh. Kasi kahit ganun po si Dax, tingin ko nagmahalan po talaga sila. At yung baby yun, nandun po siya dahil sa pagmamahalan nilang dalawa. Na. Pam, kamusta po si Zoe? Well, she's still in denial, pero nakausap ko na siya and I know eventually matatanggap din niya ang nangyari. Alam mo, RJ, sabihin ko, dapat mag-focus ka muna kay Zoe kasi kailangan na kailangan ka niya. Isipin niyo ah, tatlong taong mahal niya na wala sa kanya. Una-una si Moira, tapos si Dax, tapos yung magiging baby nila. You're right, Lynette. Kailangan ko talaga mabantayan si Zoe para hindi niya maramdaman na nag-iisa siya sa buhay. Anak, alam ko ikaw ang pinagbuntunan niya ng galit.
Pero nung nakausap ko siya, ibinili niya sa akin na gusto daw niya mag-apologize sa iyo. Puntahan mo naman siya, anak. Bisitahin mo, please. Ako naman po, tay. Tsaka ever since naman po, wala akong iniisip na masama kay Zoe. Tsaka alam ko din po kung gano'ng kahirap yung pinagdadaanan niya ngayon. Salamat, anak. Wala nang problema. It's gone. I think we're all set. Papalapit na ang pagdating mo. And I can't wait for Apex to see you. Gulatin mo sila. For a change. Zoe? Zoe, dinalan kita nung favorite na milk tea mo. 25% lang yung sugar niyan kasi yun yung gusto mo, di ba? Si tatay nga pala, parating na din. Kami yung magbabantay sa'yo. Ay, wait lang, Zoe. May tumatawag sa akin eh. Wait lang ha. Hello po? Opo, iti-check ko muna yung MRI niya, saka ko i-refer. Please naman! Please naman, sabi mo, hindi mo ako iiwan eh! Mami! Please mo po ako iiwan, gumising ka! Gumising ka! Para sa akin, para sa baby mo, please umupo ka na! Siya. Pero grabe naman yung umabot sa ganitong punto. Oo nga. Isipin mo yung sinaksak ka niya ng tinidong. Sino nananaksak ng tinidong? Nakakaloka. Hayaan nyo na siya. Annalyn! Annalyn! Ano nangyari sa'yo? Nasaksak ka daw! Nay, ha? Okay, ano nangyari sa'yo? Okay, sino may gawa niyan? Si Zoe po. Si Zoe? Bakit? Pero Nay, intindihin na lang po natin si Zoe. Siyempre, grabe po yung pinagdadaanan niya ngayon. Hindi po siya stable kasi sunod-sunod po siyang nawalan. Anak naman,
Ibang usapan na yan, sinaksak ka niya. Ang ibig sabihin nun, meron siyang intensyon na patayin ka. Na hindi. Wala naman pong ganong intensyon si Zoe na patayin po ako. Talagang unstable lang po talaga siya ngayon. Anak, anong wala? Eh, anong tawag mo dyan? Anong tawag mo sa ginawa niya? Inay, siyempre sobra po yung galit sa akin ni Zoe. Eh, nawalan po siya ng partner eh. Tsaka nawala rin po yung anak niya. Tapos ako po yung sinisisi niya. Hindi naman po tukutulo nun dati na basta away lang po eh. Siyempre iba po yung galit niya ngayon kasi nawalan po siya ng baby. Anak, concern lang ako sa'yo. Kaya pwede ba umiwas ka muna kay Zoe? Eh baka naman sa susunod din matuluyan ka na. Iniatinan mo ko na pwede niyang gawin sa'yo. Nay, mag-iingat po ako. Promise. Okay lang po ako. Alam mo, anak, sa kalagayan ng kapatid mo, kailangan na niya ng professional help. So ano, Obeng? Ganun na lang yun? Just because of a sudden bout of insanity, she gets away with stabbing Annalyn? Ate, please. Huwag ka sumigaw. Nagpapahinga si Zoe. Nag-usap na kami ni Annalyn about this. And we both agreed na we have to keep Zoe out of everything and just support her. Obeng, I'm still not convinced. Dapat yata hindi natin tinigil yung investigasyon. And I'm sorry, ha? Pero kung pababayaan natin si Zoe, baka matulad siya sa nanay niyang kriminal. Ate, please. Konting empathy naman. Okay, fine. But I still believe na kasabwat ni Dax si Zoe sa lahat ng krimen na ginawa ng nanay niya. So you better keep watching your back. Ate, di ba pinag-usapan na natin to? Hindi nga kasangkot si Zoe. At si Annalyn mismo ang nagsabi niyan. Kaya hindi na tayo dapat magsampa ng kaso. Lalo na't ngayon nawalan siya ng anak. Obeng, pagpalagay na natin na walang kaalam-alam si Zoe sa lahat ng pinagagawa ng nanay niya. The fact is, sumama pa rin siya kay Dax. Ate, oo nga, nakipagtanan si Zoe kay Dax. But that just means that she fell in love with the wrong person. Tayo dapat ang nakakaintindi. Because we both fell in love with the wrong person ourselves. Ikaw at si Eric, ako naman kay Moira. Kaya ate, please, have some empathy kay Zoe. Hayaan muna natin siya magpahinga. Teka, maupo ka. Sige po. Inalan po kita ng kape. Masarap po yan eh. Favorite ko yan. Wow. Salamat. Tamang-tama. Tay, kamusta nga po pala si Zoe? Kasi hindi pa rin po siya sumasagot sa mga tawag at yung text ko po eh. Pati po yung pagkain na pinapadeliver ko po sa kanya, hindi niya naman po tinatanggap. Tala. Just give Zoe some time. Time will heal her. Nagte-therapy naman siya ngayon. And she'll get better soon. Sana nga po, Tay. Namimiss ko na rin po kasi siya eh. Gusto ko na po siyang bisitahin eh. Nangyayari din yan, anak. Basta huwag ka lang sumuko sa kapatid mo. Ma'am Giselle. They've set a date for Justine's hearing. Oh, so the time is near for Justine to prove her innocence. That is, if she truly is innocent. Let's see how it goes. I'll keep you posted on the hearing schedules. Thank you, attorney. Attorney, please do everything.
Gusto kong pagbayaran ni Justine yung mga ginawa niya. Yes, ma'am. We will. Thank you. Ah, interesting. Are you really pushing through with your case against your daughter? Justine, right? Ah, kaya pala ito so easy for you to punish Zoe. Dahil kahit sa sarili mong dugo, wala kang puso. The last thing I need is your opinion on the matter. Come on, I was just asking. I can actually relate to you. Relate? Don't make it appear like you like me. I don't really like you. Then? What I'm trying to say is, I also have an estranged daughter. Estranged or dead, I don't really care to talk about dead people who might be burning in hell just like Moira. I am referring to another daughter. At lalabas na ang angel ko. Congrats! Oh, actually, nandito ako para invite kayo sa baby shower. And pamimigay ko to. Punta kayo, ha? Siyempre naman okay. Yun. Asahan ko kayo. Thank you, though. Oh my gosh. Ayan. Ay, ano ko na? Ay, natanaw yun! Wow! Mukhang mayapin na po lumabas ang baby, ah. Oo nga, eh. Uy, invite kita sa baby shower, ha? Oh, this is your invite. Thank you. And pwede pakibigay ito kay Zoe. Hindi siya pwedeng mawala. Ninang siya ng baby ko. Dok, parang hindi siya magandang idea. May pinagdadaanan kasi si Doktora Zoe ngayon, eh. Opo, Dok. Tsaka for sure hindi po yung pupunta sa baby shower niyo po. Opo. Sa bagay, nabalitaan ko yung nangyari sa boyfriend nila. Dok, hindi lang po si Dax yung nawala kay Zoe. Nakunan din po siya. I'm so sorry to hear that. You heard it, right? I have another daughter, Moira's half-sister. Her name is Morgana Go. Morgana Go? Bakit iba ang apelyido niya sa inyo? Ah, kasi ho, Madam Morgana Go is anak ni Madam Chantal Dubois sa pangalawang asawa niya. So, Moira and Morgana are half-sisters. Isang mayaman na Chinese businessman ang tatay niya. So, pangatlong asawa mo na pala itong si Dubois. What can I do? I'm a lover and a fighter at the same time. Nung namatay ang Chinese lover ni Madam, dun niya nakilalang French husband niya. Ang swerte ni Madam, di ba? Definitely. Iniwan ni Madam Chantal si Madam Morgana sa South para sumama siya sa husband niya to Europe. Ang romantic, di ba? You call that romantic? Na merong iniwang mga anak? Nung una si Moira, tas ngayon naman si Morgana? Kumakahusga ka sa akin. Akala mo kung sino kang magaling na ina. Eh, mas malala ka palang walang kwentang ina, pabayang ina. You're crossing the line. Your secretary shared all the details of your love life and your abandoned children with me. And now you say I'm crossing the line? You know what? You just embarrassed yourself. Baka naman meron ka pang mga anak at mga asawa o mga apong nawawala? Sabihin mo na, I wouldn't be surprised. Zoe and Morgana are the only family that's left for me. I will do whatever it takes to give them the love and care that I can give them. Then go ahead. Wala namang pumipigil sa'yo eh. But please, save your sob story for another time. Because as it is, I've already spent so much valuable time listening to your nonsense. So if you'll excuse me.
Basta anak, tatandaan mo, ha? Mahal na mahal kita. At wala akong pinagsisisihan dahil lahat ng ginawa ko para sa iyo. I can't wait to be with you. Excited na ako makita ka. Finally, I'm gonna be free. We're gonna be free! Tama, Zoe. Ikaw, ako, at ang magiging anak natin. Zoe, I love you. Parang may nakakalimutan ka ata. Ano? Joy! Sumi, kumusta ka na? Eto. I'm doing everything I can to make it through the day. It's not that easy, pero masakit kasi. Masakit pa rin. Parang hindi na ata mapupuyo yung puso ko. Zoe, I know it's easier said than done. Pero huwag na huwag mo pababayaan yung sarili mo. You have your support system. Your dad loves you. Tsaka nandito kami para sa'yo. And whenever you feel like talking, you can call me anytime. Thanks. I'll keep that in mind. That's the spirit. Makabalik ka na rin sa Apex. Hindi pa siguro. Madaming bad memories yung nangyari sa akin dun. Alam mo naman, dun namatay si Dax. Dun din nawala yung baby ko. I understand, Zoe. And I'm so sorry for your loss. This is an invitation for the baby shower of Dr. Minor. What? I didn't know she was pregnant. Yeah, she's 6 months pregnant. Well, that's according to Nurse Avan. Kanina nga nabigay siya ng invitation. You know, Zoe, she's been meaning to invite you, but she doesn't want to come off as insensitive considering of what's happened. You know, mga nangyari sa'yo. Hindi ko rin nasabi sa'yo, girl, kasi alam mo na, wala lang din pinaalam sa'yo. It's okay, I understand. Tell her na lang, I said, I'm happy for her, and congratulations. Pero, Zoe, alam mo, kung makakapunta ka, mas okay yun. At saka it would be fun, para makalimot ka din kaagad. And, nandun kami mga friends mo. Tsaka yung mga ibang tao sa Apex. Pupunta ba si Annalyn? I'm sure. Kasi diba, close sila ni Dr. Minor. Tikman niya luto ko. Diwa, alika tikman mo luto ko. Alam niyo ba, meron akong nasi. Nasagap na chismis. Chang, ano naman mo yung chismis na yan? Alam niyo ba na meron palang half-sister ang matagal nang sumakabilang buhay na si Moira Rutacchio? Oh! Ha? Chang, saan naman mo nasagap yung chismis na yan? Aba, yun sa mga Marites at saka mga
Susan Attics ko dito sa Apex. Baka half-sister niya po dun sa asawa ni Madam Chantal na French. Chinese siya. Ang pangalan niya, Morgana Go. Morgana Go? At eto pa nga. Ito nakapagtataka. Sinerch ko siya eh. Alam niyo ba na kahit na isang impormasyon ay wala akong nakuha sa internet? Ang misteryoso naman po nun siyang Susan. Wala man lang bakas ng pinagmulan niya. Ang kinatatakutan ko, kung kamag-anak niya ni Moira, ni Chantal, at ni Zoe, etyak, demonyo din yan. Baka hindi naman po. Iba naman ang nagpalaki sa kanya. Kayo, meron bang pinagkaiba ang ugali ni Chantal, ni Moira, at ni Zoe? Di ba't pare-parehong mga impakta? Kung totoo nga na may anak si Madam Chantal, di ang ibig sabihin nun siyang pwede rin siyang pumasok dito sa Apex? Yun! The people in Apex are so eager to see you, Morgana. After what I told them, that I have another beautiful daughter, they haven't stopped talking about you up to now. I am so excited to take you with me to Apex, Morgana. That's brilliant. Where are you? Are you in public? Where are you right now? Are you in a coffee shop? Oh, be cautious. Be cautious, Morgana. You're not supposed to be seen, remember? Relax, Mother. I know what I'm doing. Mag-ingat ka, anak. Wow! Ito ang daming pagkain ng sakto. Gutom na gutom ako. Ikaw talaga, pagkain agad iniisip mo. Kakarating lang natin. Gutom mo talaga ako eh. At Dok, may regalo ka na kay Dok. Obvious ba? Gusto mo ako na magbit-bit? Sure. Ako na magbit-bit. Thank you. Thank you, Rega. Lakit-bit. Bahala sa'yo. Uy! Ay, Dok! Dok Annelie. Dok Lindon. Regan, akala ko malilate na ako. Sakto lang pala. Just right in time, Dok. Annelie! Joy, nakita ka si Zoe kahapon ah. Talaga? Ay, kamusta siya? Well, you know, she's still coping with everything that happened to her. But she looks okay. Sana magtuloy-tuloy na. Buti ka pa, nakausap mo na si Zoe. Ako kasi kahit anong pag-reach out ko sa kanya, hindi niya ako pinapansin. Annalyn, huwag mo na siyang pilitin. Just give her time. She'll probably be in a much better state pagkatapos ng bakasyon niya. Magbabakasyon po siya? She filed for a leave. Nakakabuti sa kanya yan. Sana nga po, maging okay na siya pagbalik niya. Sana magkaayos na po kami. Eh kaso, ako po talaga yung sinisisi niya doon sa pagkamatay po ni Dax siya ng anak niya eh. Kaya hindi ko po alam kung mapapatawad niya pa po ako. Dok Annalyn, alam mo, sa magkapatid, normal lang yung away ang bati. Pero let's just pray na sana ma-realize si Zoe na wala ka talagang kasalanan. Na lagi kang nandyan para sa kanya. Tama, Dok. Let's pray na kumain na tayo kasi gutom na ako eh. Regan! Magdarinig ka talaga nito. Dok Annalyn! Muli nakapunta kayo. Thank you. May regalo ako para sa inyo. Congratulations sa Dok. Thank you. Guys, tara na. Upo na kayo. Magsa-start na yung program. Nakakain na ba ang lahat? Ano? Nakakain na ba lahat? Dahil busog na kayo, magpapag-games kami mamaya. Matatanding namin kayo sa mga surprise games namin! Maraming
shower ni Dr. Patricia Menor, kaya naman Mr. and Mrs. Therefore, Menor, take the spot. You have a speech for everyone. We are so happy na nandito kayong lahat. Thank you for your wishes and regalo. Sana talaga magiging healthy ang baby namin. Talagang blessing na dumating siya sa buhay namin. Zoe? Chang, magkita na lang po tayo dito sa coffee shop. Yung malapit po dyan sa Apex. Opo, antayin ko na lang po kayo dito. Tinatapos ko lang po itong listahan ng mga bibili natin. O, sige po. Ingat po. Bye-bye. Sorry yun ah! Congratulations! Buti nakarating ka! A little something. You. Congratulations! Thank you so much. Oh, help yourself ha! Ano yung mga kasama natin? Sige. Thank you! Okay lang. Ba't mo naman binangga si Annalyn? Harang-harang kasi siya. Doc, okay lang po ako. Zoe, buti nakapunta ka. Well, nagpunta ako because I want to know what having a baby shower feels like. Zoe, kung hindi ka pa handa, hindi mo naman... Okay na nga ako. Kaya nga ako nandito eh. And sorry nga pala kasi nasaksakitan ng fork. Siguro kung ang nadampot ko is kitchen knife, you'd probably be dead by now. And siguro kasama mo na si Dax at yung baby namin. Zoe, I'm sorry. Stop! Stop! You're making a scene. Nakakaya kay Doktora Menor. Doktora, I'm sorry. Congratulations po ulit. Joy! Zoe, sumo, masakap yan. Aww, sweet naman ang kapatid ko. Sa tingin mo, madadaan mo ako dyan sa pa-cupcake-cupcake na yan? Kung pwede ko lang isaksak yan sa lalamunan mo para mabulunan ka, for all I care, gusto mo ng cupcake? Oh, ayan, Zoe. Ikaw. Ikaw ang kumain ng cupcake na yan. Zoe, ano ba? Hindi ko pa rin nakakalimutan yung mga ginawa mo sa akin. I'm trying to be civil with you. Kaya pwede ba? Lumayo ka na nga sa akin. Zoe, ay, kainin mo. Please lang, ayoko nang away. Tama na. Eh, di lumayo ka sa akin. You and everything about you triggers me. I was about to become a wife and a mother. I'm supposed to be having my own baby shower. But you took that away from me. You're with everything. Zoe, yung mga sinisisi mo sa akin, wala akong kasalanan dun. Ayun, Doc, Annalyn! Doc, let's give it a come on. Oh, laro na tayo. Dahil papagames na kami. Tara, Annalyn. Oh, no. Sali tayo, partners tayo. Hindi. Kami ang partners. Let's go.
sis? Tara na. Linet! Chang! Let's go! Grocery na ako. Oh! Ano nangyari sa'yo? Bakit nabasa ka? Eh, natapunan po kasi ako nung isang babae. Natapunan ako ng kape. Kape? Sinong babae? Eh, hindi ko po alam. Hindi ko po nakita yung mukha, Chang. Eh. Bigla na lang siyang tumakbo palabas. Hindi man lang nagsorry sa akin. Bah! Iba rin, ah. Hindi man lang nagsorry? Hindi po. Naingit lang yung sakutis mo. Asa na yung listahan? Eh, Chang, napasa din po nung kape. Pero gagawa na lang po ako ulit. Oo, gawa na lang tayo. Iba na mundo ngayon, ano? Naglipa na ang mga demonyo na katulad ni Moira. Pero at least na po, nabawasan na ng isang napakalaking impacto. Tara! Sige po, Chang. Dunan po ako, Chang. Dahan-dahan po, ah. Basa! Huwa na lang po ako ulit na basa po, eh. Yung next game natin, may kinalaman sa Japper. Ayan. Japper na yan. Okay, so, meron tayong mga teams dito, mga players. Introduce muna natin ang ating players dito. Si Harry and Doc Lidon for Team 1. Team Pretty Boys. Yan. Team Pink. Ang ating second team, Dr. Zoe and Dr. Adeline. Pink and Yan. Yes. And ang ating last team, Dr. Joan and Reagan. Reagan, di ba yan? Okay, explain namin sa inyo ang mechanics, guys. Meron tayong tatlong diapers dyan sa table nyo. Yes, ang gummy worms nandyan sa diaper, ita-transfer from the diaper sa plate. Para yan sa player 1. Then magsuswitch ng player para naman sa second food. Yan ang cupcake, paunahang maubos. So second player yan. Kung malambot, kung not so malambot. Yes. At eto na, ang karimari-mari. Eto na, ang third food. Marshmallows with chocolate. So, ito transfer nyo from the diaper to the plate. So, yan yung last player. Yes. Kaya naman, ready na ba kayo, guys? Ready na, players? Ready na ba? Okay, sure po. Ewan ko sa dalawang yan. They're so unpredictable. It's actually weird that Zoe showed up here. Don't get me wrong, ha? I want her to be here. It's just that I have a feeling na she's planning something against Annalyn. Eh, Dok, mukhang okay na naman sila eh. Kanina nakita ko nagkukwentuhan sila bago pumunta dito. Sana nga, hindi sila mag-away. Oh, Annalyn, ikaw muna kauna, ha? Kaya-kaya mo yan! Layer number 1, ready, set, go! One point.
Okay, muli to guys ha. Pwesto na. Kaya ko na to. Doc Zoe and Harry. Okay, ready? Set! Go! Matatapos ka, Harry! Hey! Hey! Walang kamay dapat ha! Walang kamay! Walang kamay! Ubusin na ha! Ubusin! 1.8 yan! Ubusin! Walang kamay! Active year niyo ko ba? Ito! 100 points ang equal nito guys! Sagalingan niyo! Let's go! Ready na ba ang ating player? Mga representatives natin! Okay, so yan nga, yung marshmallow isa-isa. No hands, ililipat sa ano, plate ha? Game ha? Okay, ready? Ready na ba? Ready? Go on it! Ready? Set! Go! Fun. And do I really need to remind you that we are here to celebrate the soon-to-be birth of her baby? Kung mag-aaway din lang pala kayong dalawa, eh di sana nag-rent tayo ng ring para dun kayo magsapakan hanggat gusto nyo. You stop this! Zoe. Harry. Why did you do that to Annalyn? What do you mean? At the game? Hindi ko naman sinasadya yun eh. I was actually trying to help Annalyn. Anong di sinasadya? You shoved her on purpose. That's not true. Zoe, I saw it with my own eyes. You're getting back at her, aren't you? Why are you so mean to her? And when are you gonna stop being such a brat? Can you just grow up? Grow up? Seriously? Harry, ako yung nawalan dito. Ako yung biktima dito. And if I'm acting this way, it's because of Annalyn. Zoe, bago pa man mawala si Dax at ang baby mo, matagal nang masama ang ugali mo. Talaga? Ginawa ni Zoe yun? Parang nag-iba na po talaga yung ugali ni Zoe eh. Parang bumalik lang po sa dati. Yung wala po siyang pakialam sa mga tao, wala siyang pakisa gagawin niya. Kausapin ko siya, anak.
Pero in the meantime, habaan mo yung pasensya mo sa akin. Please, RJ. Sumusobra na talaga si Zoe. Sa totoo lang po, nag-aalala ako para kay Zoe. Late na pala ako. Makapagsumbong ka na pala. Zoe, hindi nagsumbong si Annalyn. Nagsumbong man or hindi, she's telling her side of the story. Tapos ako na naman yung masama. It was just a harmless game. She's just blowing everything out of proportion. Pero alam mo, rinding-rindi na rin ako eh. Kasi feeling mo, ginagantihan kita. Dahil sa ginawa mo kay Dax at sa baby ko. Alam mo ang tawag dyan? Kinakain ka na ng konsensya mo. Dahil guilty ka. Zoe, calm down. No! I just want to make it clear na kung gagantihan ko man si Annalyn, hindi lang yun ang gagawin ko sa kanya. Zoe, enough! Ah, okay. I see how it is. Kakampihan mo na naman siya. Sige. Mag-sorry ka kay Annalyn. Nay! Nay! Ayaw mo mag-sorry? O sige. Pero pwede ba? Tratuhin mo ng maayos yung anak mo. Dahil ikaw lang ang iniisip niya. Talaga? Ako ang iniisip niya? Baka nakakalimutan mo? Siya ang dahilan kung bakit namatay si Dax at ang baby ko. Walang kasalanan si Annalyn. Sorry, Zoe, ah. Pero dapat kasi marunong ka maging accountable sa lahat ng mga nagawa mo. Nangyari lahat ng mga kinagagalit mo dahil sumama ka kay Dax. Ay. E di sana buhay pa sana si Dax. Buhay pa sana yung magiging baby ninyo. Kung ginawa mo lang kung ano yung tama. Ay. Ngayon gusto mong sisihin ng ibang tao? Huwag yung anak ko! Sisihin mo yung sarili mo! Ay, tama na po. Tay. Zoe! Na hindi mo na dapat sinabi yun kay Zoe! Lynette, ako na humihingi ng pasensya para kay Zoe. Sorry kung naiiyak pa rin ako. Pero okay na ako ngayon. It's just that hindi pa rin ako makamove on sa mga nangyari dahil kay Annalyn. Alam mo ba? Magkakasama pa sila kanina ni Daddy. It's so unfair na kasama niya yung mahamahal niya sa buhay. Samantalang ako, lahat kayo nawala sa akin. She doesn't deserve to be happy. Dapat maramdaman niya kung ano yung pinagdadaanan ko ngayon. Dapat mawalan rin siya ng taong mahalaga sa kanya. At si Tita Lynette yun. I'm sorry, Dax. Alam kong hindi mo gusto itong mga sinasabi ko sa'yo. Gusto mo akong mag-move on, pero hindi ko pa kaya. Wala na si Dax. Wala na siya. Ano yung kasalanan mo lahat ng to? Patay si Dax dahil sa'yo! Masakit yung ginawa nila sa'yo, sa atin. And worse, ako ang sinisisi ni Lynette sa mga nangyari. Dad, kamusta yung baby ko? I'm sorry, Zoe, pero wala na yung baby. Dax, please, please, give me a sign. And I'll do whatever it takes. Dax, I want Annalyn to lose her mom. Gusto kong maramdaman niya yung sakit na mawalan. Na maiwan ang mag-isa. Please, please give me a sign.